Sa Bicol, isang Federation Fellowship ang idinounce ng mga kapatirang Adventista sa buong probinsya ng Albay. Narito ang ulat ni Merlin Joy Rivero. His faith was fixed on Jesus Christ. Ang buong probinsya ng Albay ng Seventh-day Adventist Church ay nagkaroon ng espesyal na Sabado upang magdiwang at magpasalamat sa mga biyayang natanggap sa loob ng isang taon. Sa unang lektura na ipinagkaloob ni Brother James Burse, ipinaliwanag niya ang kalagahan ng kaloob ng banal na espiritu, ang Spirit of Prophecy, at sinundan ito ng pagbubudang leksyon para sa buong linggong pag-aaral ng pinangunahan ni na Pastor and Mrs. Edgar Lito Franche. Sa ikalawang serbisyo ng espesyal na Sabat na ito, ang presidente ng Southern Luzon Mission na si Pastor Eliseo Garado ang nagdala ng espesyal na mensahe mula sa ating Panginoon. Sa kabila ng lahat ng mga bagay na dumaan sa atin, kalamidad man o bagyo man yan, ay hindi nagbabago ang ating pananampalataya. Bagkos yung pananampalataya natin yan, itutulak tayo sa mas mainit na pakikipagrelasyon pa sa Panginoon. Hindi mawawala ang pagbibigay ng mga handog pasasalamat sa Panginoon ng mga kapatid sa pamamagitan ng mga salapi bilang pagpapahayag ng kanilang pagpapasalamat. Naging mas masaya at makulay ang espesyal na araw na ito sapagkat marami ang nagandog ng mga awiting papuri para sa ating Panginoon. Ang Publishing Director ng Southern Luzon Mission na si Pastor Armando Ogmar, hinikayat niya ang mga kapatirang magbasa ng mga babasahin patungkol sa ating Panginoon upang makatulong sa ating espiritual na aspeto at paglago bilang mga Kristiyano. Sinundan ang promotion ng pamamahagi ng papremyo sa mga kapatirang nanatili sa buong maghapon na pinaghandaan ng mga opisyalas ng Albay Federation. Sa muling pagtatalaga bago matapos ang espesyal na Sabat na ito, muling nag-iwan ang mensahe sa pamamagitan ni Pastor Giovanni Tosis. Ayon sa kanya, there's always a rainbow after the rain. Pag-ibig ka mong sa itaas, napapakulay ang buhay! Dahil sa mga mensahe ipinagkaloob, ang mga kapatiran ay abot langit ang kanilang pasasalamat at papuri sa Panginoon at naging pagpapala din ang Sabat na ito upang sila ay magkaroon ng panibagong pag-asa at mga plano sa darating na taon. Marami tayong mga bagay na dapat ipagpasalamat sa nagawa sa isang buong taon na ginawa sa atin ng ating Panginoon. Maging financial man ito sa ating buhay, sa pagmamahal at sa lahat ng family. Lalong palalakasin natin ang care group ministry. Meron tayong na-train na mga elders na sila mismo ay nag-conduct na ng care group crusade. Ito yung palalakasin natin at nung matapos ito, sabi ng ibang mga elders sa ibang churches, Pastor, itrain mo naman kami kasi kami ay gagawa din. So, if we can just imagine, bawat church ay may ganitong program, aside from yung effort ng pastor, mapapabilis po ang gawain ng ating Panginoon. Bilang isang leader ng iglesia, lalo na ang Legazpi Seventh-day Adventist Church, na siyang pinakamalaking simbahan sa Bicol Region, ay ang paghikayat sa mga kapatid na makisangkot sa total membership involvement. Kaya nagpapasalamat kami sa Panginoon na nagbigay siya ng hint sa amin kung paano talaga gagawing maayos ang care group ministry. Puri at pasasalamat ang nag-iisang tonong maririnig mula sa mga Albayano sa kabila ng bagyong naranasan. Walang masamang nangyari sa mga kapatiran, lalo na may dumaan na bagyo. At sa buong taon ay nakita ko naman na ang Panginoon ay laging sumasama. Napasalamat ako kay Jesus dahil buo at masaya ang aming pamilya. Napapasalamat ako dahil ginawa tayo ng Diyos upang ma-worship siya. Nagpapasalamat po ako kay Jesus kasi binigyan niya po kami ng buhay. Nagpapasalamat po ako sa kanya kasi dahil po sa pagmamahal niya, sinave niya po tayo. Dahil kahit may dumaan ng bagyo, iningatan tayo ng Panginoon, binigyan pa rin tayo ng buhay. Mayroong 1,000 houses na naano doon sa Piduran, Albay, pero wala kahit isang namatay. Kaya ako'y nagpapasalamat
At gayunpaman na ipakilala natin na ang Panginoon ay nagsasalita sa atin na malapit na siyang dumating. Papuri at pasasalamat ang dapat nating gawin bilang mga Kristiyano upang balikan at alalahanin ang mga kabutihan ng ating Panginoon sa ating mga buhay. May layuning magdalaan ng balitang may pag-asa. Ako po si Merlin Joy Rivero para sa Hope Today MTUC Newsline.